Madalas mo bang naririnig sa mga bibig ng mga matatanda ang mga katagang, sana nung malakas pa ako? O kaya, kung may babalik ko lang sana ang panahon, sana noong may pera pa at pagkakataon. In this video, I will share with you ang ilan sa mga regrets ng ating mga lolo at lola. Kaya kung interesado kang malaman ng lahat ng yan, panoorin mo ang video na ito. Hi beautiful people, ako po si Miss P, Princess Javier Castro, isa pong broadcast media practitioner helping you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing, pindutin mo na rin yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na ina-upload ko. We are all immortal, lahat tayo mawawala sa mundong ibabaw. Alam natin lahat yan. Kaya namang itinuturing na isang malaking biyaya ang magkaroon ng mahabang buhay. Ganun pa man, bakit marami pa rin ang nabubuhay na tila walang hangganan ng pananatili sa lupa? Tignan at matuto sa ilan sa mga pinanghihinayan ng mga lolo at lola. Para sa ating pagtanda, panahon na kung saan tayo naman ang nasa lugar nila ngayon, mabawasan ang nasa listahan ng regrets sa buhay. Sana may oras pa ako to accomplish more at mas may ma-achieve pa na tagumpay, may maiwang magandang pangalan sa naiiwan. Oras para bumiyahe at puntahan ng iba't ibang lugar kasama ang mga mahal sa buhay. Oras na makasama ang pamilya ng mas mahaba-haba. Yung nasusubaybayan ng paglaki ng anak. Yung lagi may panahon sa mga importante okasyon sa eskwelahan tulad ng graduation. O kaya naman mabigyan sana ang mga anak ng panahon sa mga importante okasyon sa kanyang buhay tulad ng first day of school o birthday. Mas patagal pang makasama ang mga apo. Mas masaya sana ako kung hindi ako naging masyadong pleaser. Yung ginawa ko ang isang bagay dahil gusto ko at hindi dahil sa ikasasaya o ikalulugod ng iba. Yung sinunod ang pangarap. Di naging workaholic. Yung di sana nagtrabaho ng sobra-sobra, halos wala ng pahinga. Na kahit sa bahay ay may baon na trabaho para mas lumaki pa ang kita. Sinuong ang sarili sa stress na nagdulot ng maraming problema sa kalusugan. Ready to take more risk. Di sana pinalagpas ang mga pagkakataon na magdudulot ng mas magandang buhay lalo na sa pamilya. Pumili ng trabaho na mas may saysay. Yung trabaho na enjoy akong gawin. Na parang hindi ko nararamdaman ang responsibilidad dahil sa sayang nararamdaman. Di naging worrier. Yung laging nagdidesisyon dahil sa takot at lubos na pag-aalala. Sana mas pinili ko ang maging masaya sa lahat ng pagkakataon at mag-enjoy sa buhay. Sana I was able to live in the present. Yung nalalasap ang ganda at biyaya ng nangyayari sa kasalukuyan. Yung mas naging appreciative at mas grateful sa mga pinagkaloob na biyaya. Yung pagkasama ang pamilya ay walang iniisip kundi ang mag-enjoy sa presensya nila. Enjoy sa bawat halakhak na naririnig. At laging handa na makinig gamit ang puso. Sa tuwing naglalabas ng hinaing at sama ng loob ang kausap, kapamilya, kaibigan o katrabaho. Ang naging totoo sa tunay kong nararamdaman. Maging lungkot, galit at sa kasiyahan man. Ang madalas na pagsabi ng dalawang bagay na mahirap banggitin. Ang I love you at ang I'm sorry, lalo na sa mga taong nangangailangan nito. Di nag-aalala ng sobra-sobra. Yung may lakas na loob na harapin ang bukas anuman ang meron dito. Naging health conscious. Parang hindi nagiging pabigat sa pamilya sa pag-aalaga at mas humaba pa ang buhay. Productive pa rin kahit sa pagtanda. Sana I build more relationships. Yung naging less argumentative, pilihin na maging mas maintindihin, mabait, kaysa sa patunayan na ako ang tama, na nagdulot ng tampuhan at sama ng loob sa iba. Sinunod ang pangarap. Sinunod sana ang mga gusto at pangarap at hindi yung mga pangarap ng iba para sa akin. Sana mas marami akong natulungan. Yung sana di naging madamot sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos. Yung sana hindi naging makasirili at namili lamang natutulungan. Yung inintindi ang sariling pangangailangan lang. Sana mas naging supportive and loving ako sa mga mahal ko sa buhay. Sinunod ang kagustuhan ng mga anak pagdating sa kanilang mga pangarap. Kurso o hobby lalo na kung kaya naman itong matustusan. Naging less controlling. Di nakatingin sa kung ano ang kanilang mga achievements kundi sa interes at pagpupursige ng kanilang mga pangarap. Mas naging maintindihin sa pangangailangan at kakulangan ng asawa. Naging mas pasensyoso, lalo na sa mga maliliit na bagay. Mas naging mabuting magulang. Gumagabay sa mga emotional at spiritual na buhay ng mga anak.
naging mas mabuting anak at mabait na kapatid. Yung laging handang tumulong sa panahon ng mga pangangailangan. Kung tutusin, maraming bagay pa ang pinagsisisihan ng mga matatanda o ating mga lolo at lola. At gustuhin man natin na hindi matulad sa kanila, we can only do as much. Iba't iba ang ating sitwasyon. Ang mahalaga ay magampanan ang ating tungkulin sa abot ng ating makakaya at matutong patawarin ang ating sarili sa bawat pagkukulang. Sana marami kayong mga natutunan sa mga naibahagi ko sa inyo ngayon. My mission is to be of service to you by offering some tools and ideas that can help you grow with your well-being. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please give me a thumbs up. I would truly appreciate it. Share mo na rin sa mga friends and loved ones, the people that you care about, kahit sa tatlo lang, so that they too, like you, can live a great life. I'll see you next time! Please give me a thumbs up. I would truly appreciate it. I-share mo na. Ano daw?